Magandang maulang araw mga kapatid. Ito na po, natapos na ni Engineer Tolitz ang pagkakabit namin ng rack and pinion dito po sa Sportivo na ito. So ipapakita ko lang sa inyo kung gaano po kaganda yung trabaho ni Engineer Tolitz. Kung gaano po siya katibay. Ayan, nakakabit po siya sa crossmember yung ating bracket ng rack and pinion. At may mga suporta pa po yan. Hindi lang siya ordinary yung bracket. Ayan mga kapatid o. So kung magkakaroon po kayo ng idea, kayo mag DIY, o simple lang po yung rack and pinion ng crosswind na nilalagay namin. So yan, medyo pababa ng konti yan. Kasi ganyan po talaga yung design. Hindi siya pwedeng pantay. Kaya pagka po kayo magkakabit ng rack and pinion, medyo iaangat nyo ng konti. Ayan po. So ayan, tapos na po ito. Iro-road test na lang. Mga kapatid, kahit na binabagyo kami dito, kailangan pa rin matapos itong si Sportivo na naka-rack and pinion. Ayan, modelo po ito. Oh, modelo yan. Okay, so ngayon ito naman si Adventure. Ayan, nakatindig na po siya. Kakabit na lang yung aux pan, tapos yung steel bumper. Ito po, 5 inches body lip. Body lip lang po ito. Wala kaming mga pinagpapalit ng suspension dito. So yung angat niya, naka 5 inches body lip po tayo. 31 yung gulong. Naka LSD, 4.8 ratio. So ito po kinalabasan. Ayan, bago rin ng kanyang ROH steel rim galing kaya doon sa ating kaibigan si Alex Pedro. Oh. Pedro Wheels. Ayan, doon po galing 'yan. At ang ating pong snorkel galing sa SR. Salamat Patricia ng SR. Lahat po ng products ng SR meron po tayo ha. Ayan, oh idol, Belmore Kunanan ha, gawa ko na isa ha. Paamot ng isa, Belmore Kunanan, kapatid. Walang Diyo! At matuwala yung ate o! Pinasuggestan na naman ako sir, ilagyan daw yung dalawang... Walang Diyo! Ayan na yung steel bumper! Pogi ah! Ayan na o! Pogi! Inahos siyang gawa, di ba? Kayo ang gumawa? Opo, ayan magawa, ayan! Tawag nga muna yan. Skid plate, sariling gawa natin yan, ano? Oh, sariling gawa. Jack, tawag nga. Naiwan ko isang adventure na to. Oh. Layo. Naiwan, oh, pagating dito, oh. Jack magsali, no? Ngayon mga kapatid, meron akong isang customer dito. Bagong customer namin. Galing po ng Batangas. Tinanong ko nga eh, bakit pumunta pa siya rito? Pwede naman kay Kuya Menard. Eh, pasensya na po Kuya Menard, hindi ka raw po niya kilala kasi hindi po isuso yung kotse niya. Kaya napapunta siya rito sa akin, eh palalambutin po namin yung clutch. Kasi mula nung nabili niya to, nung 2015, 2016, eh talaga matigas na yung clutch. Talaga nga kahit na maganda katawan itong batang to eh, pagdating daw sa traffic dyan sa Lipa, eh tumitigas yung ano, yung binti niya sa kaapak sa clutch. Ito po yung unit niya. Ayan, ito po yung Honda City. So ayan na, binababa na namin yung transmission. Kaya alam, may mga nakikita kaming tagas eh. Oh. Ito yung galing? Oo, doon sa o-ring. May o-ring or oil seal. Tignan natin. Ayun, may-ari oh. Oh, gwapo rin may-ari nito eh. Oh, ayan oh. Gwapo rin eh. Sige. Palambutin natin yan para makarating dyan sa Lipa. Lipa, Batangas. Ano, repair ko yung ano, yung flywheel. May drag daw to eh. Yan nga, malakas na rin man drag. Oh. Kung naluto na eh, baka dumutulak. At yung side na to, ano eh. Palitan natin kahit lining lang. Kahit lining lang, kasi repair yung ano. Flywheel. Repage natin, asphalt lang to. Ito naman, bago pa eh. Ano siya? Wala siya, ano? Bengkong ba siya? No. Wala siya. Kaya may drag, no? May ano, mayroong ductaw.
May lakaw. Ayan o, rinig na rinig eh, no? Lakaw yun eh, no? So mga kapatid, mabanggit ko lang po sa inyo, bakit kaya yung mga diesel engine, kapag ka bagong change oil, diba, change oil mo ngayon, mamayang gabi lang, maitim na yung langis. Saka bakit kaya mabilis umitim yung langis ng mga diesel engine? Sa haba nung experience niya dito sa trabaho, kung saan narito tayo ngayon, ang tanong natin kay Chief, bakit ba ang bilis umitim nung langis, kache-change oil mo lang, mamayang hapon, maitim na. Uh-oh. O kaya, dalawang araw, maitim na. Lalong-lalo na sa diesel, Chief. Bakit ba mabilis umitim ang langis? Pagka nga sa diesel, kalimitan, pag-start mo pa lang, isukati mo, marumi na. Marumi na agad. Kasi yung, kahit anong drain mo, kahit anong galaw mo, may matitira at may matitira. Okay. Yun yung hahalo doon sa bago mong langis. Oo. So, madaling dumumi. Lalo na yung hindi nagpapalit ng filter. Ng filter? Oo, kaya kailangan yung mag-change oil, palit talaga ng filter. Paano kung bibili ko ng mumurahin na langis? Itatapon ko muna yung ating langis, lalagyan ko ng 4 na litrong regular, ordinary. O regular. Paanda rin. Makakatulong ba yun? Makakatulong naman. Oh. Kasi hahalo dun yung mga na nasunog na karbon, mga naiwan ding langis na marami. Ide-drain mo rin agad yun. Ide-drain agad? Oo. Tapos, palit ka. Mas importante, palit ng filter. Ng filter. Ano kasiguraduhan na matagal siyang umitim? Matagal bang iitim yun? Kahit na, halimbawa, sige, after 2 days, nakita ko, maganda pa rin. Hindi, kasi iitim at iitim kasi merong back pressure nga. Ngayon, hindi naman porke maitim na, sira na yung langis. Oo. Kumpormi rin sa langis yan. Merong langis, kahit maitim, okay pa rin gamitin eh. Hindi lahat ng maitim. Tsaka hindi naman yun ang basihan eh, yung pag-itim ng langis. Hindi yun ang basihan, no. Hindi, Chief. Halimbawa, na-change oil na. Nakapaglagay na tayo ng magandang langis. Ano bang nagkukos? Bakit umiitim ka agad talaga yung langis na yon? Kache-change oil lang natin. Meron kasi mga residue sa loob na naiiwan. Hindi mo maaalis yun eh. Pero sabi mo mag-change oil ka lagi. Pero may kinalaman ba dun yung yung blow-by? Palimbawa, maganda na yung langis ko. No. Na-change oil na natin. Yung bang blow-by, nagpapaitim ba yun? Yung, di ba, halimbawa, yung unang stroke, suction. Oo. Tapos yung susunod na stroke, compression. Compression. Tapos yung susunod na stroke, yun na yung sasabog. Yung power. Tapos yung susunod na stroke, pag-angat niya ulit, exhaust. Kung blow-by, kung may leak na nga dito sa piston ring. Yung exhaust, lalabas yun eh. Lalabas yun. Sa ilalim. Sa ilalim. Pupunta sa ilalim ng piston. Pwede bang yun ang nagpapaitim? Yun talaga. Yun ang number one. Number one yun. Number one na nagpapaitim, yung exhaust stroke na yun at may blow-by ka, dito yung pupunta sa ilalim. Sa langis. Kasama sa langis yun. Yun ang mabilis magpaitim ng langis. Oo. Kasi nga po mga kapatid, yun nga pong EGR, no? Kukuha lang yan minsan sa isang linya ng exhaust eh. Oo. Di ba? Apat yun. Halimbawa, apat yung yung exhaust mo. Yung EGR waste gas na yan, kukuha dun sa isang linya lang eh. Oo. Di ba? Para ipasok doon sa EGR mo, sa module mo, papasok sa manifold. Ito kung halimbawa, lahat nung piston, may blow-by. May blow-by, oo. Gaano karami yung nahahalo dito sa langis? Nahahalo sa langis yun. Kasi nandito lahat. Na lahat yun eh, sa crankcase eh, di ba? Crankcase na. Ahalo na lahat dito yun eh. So lahat nung suit na yun, lahat nung carbon na yun, ahalo sa langis yun. Nasa langis na yun. Parang hinahalo mo, parang kalama yun. Yeah. So ngayon, ang tanong Chief, aakyat ba yun? Kasi yung mga videos na pinakita po namin sa inyo, yung ventilation, parang naglagay kami ng tubo doon sa gilid ng block na umakyat sa intake manifold. Kasi po ngayon, ang design talaga, yun yung lumang-lumang design ng mga makina. Pero ngayon kasi... Breather kung tawagin. Breather. Pero ngayon kasi, siguro mga 70s pa, 60s pa. Mm. Yung talagang langis, yung blow-by na pressure, nandun mismo sa loob ng makina, nasa block. Yeah. Umaakyat doon yun sa daanan ng mga langis, papunta sa
cylinder sa head. Valve cover. Oo, pag akyat ng blow-by pressure na yon, apat yon, aakyat doon, pupunta dito sa ibabaw ng cylinder head sa camshaft. Oo. Tapos yung cover, may daanan yun. Ano tawag doon? May mga doon? Division din yun doon sa loob. Tapos lalabas doon sa ventilation. Oo. Yung papunta, yun na yung may host tayo na papunta sa intake. Pabalik sa inya, manifold. Oo, pabalik sa inya. So yung chip, eh, meron kasing nagkwento na yun daw oil cuts can na ibinibenta nila, magandang klase. Mm. Dahil meron daw yung filter sa loob. Oo. May strainer. Mm. Na yun daw strainer na yun, ang trabaho nun, maharang daw niya yung mga fumes. No. Yung mga carbon, yung mga soot na inilalabas ng ventilation. No. Kaya daw dapat dumaan doon sa oil cut scan para maharang niya yun. Parang at pag naharang na doon niya yung chip, pag ipinasok daw sa intake manifold, yun daw talaga yung hindi makakasira ng makina mo. Dahil daw yung lumalabas doon sa ventilation, eh meron nga daw yung mga hydrocarbons. No. Marumi daw yun. Dapat daw yun maharang ng oil cut scan. At para pag ipinasok mo doon sa intake manifold, hindi daw masira yung barbula mo. Naniniwala ka ba doon? Pwede, pero ilang porsyento? Masyado. Kasi ang oil cut scan, mas ano ko pa yung kahit walang filter, parang separator lang siya ng hangin, tsaka nung langis. Nung langis, oo. Kasi hindi pwedeng abalahin yung buga ng pressure. Oo. So pag naglagay kang filter doon, maabala siya, ma-delay yung kanyang paglabas. Lalo mabibuild up yung pressure sa ilalim ng signal sa crankcase. Oh, saka chip yung ano, yung sinasabi nila na yun daw talaga yung way para maharang yung dumi na inilalabas nung ano, nung ventilator. Eh, yung mismong langis dito pa lang sa baba, marumi na yun. Marumi na yun eh. Dahil gawa nga nung yung blow-by nung apat na piston, humahalo na dun eh. Oh, pinakamagaling nun, filter na lang, yung oil filter na lang palitan nila lang. Siguraduhin mong malinis. Kahit every 2,000 kilometers, palitan ng filter. Matatrap yung mga ano. Oo, magkano lang filter? 350. Doon matatrap. Oh, every 2,000 kilometers, palit ka ng filter. O every 1,000 kilometers, palit ka ng oil filter. Kasi nga yung langis marumi yun. Oo. Yung filter ang sumasala doon. Kaya nga may filter tayo eh. Yung soot na sinasabi po, yung soot, microns lang yan eh. Di ba? Microns. Sobrang liit. Pero pag marami. Pag maraming marami. Babara. Babara. Makakasira din talaga doon sa, magkokos din talaga ng blow-by kasi ang dami. Eh ngayon mga kapatid, chip, yung suit kasi na yon, kapag may EGR ka, yun yung nagbi-build up doon sa EGR, yung nagbi-build up doon sa manifold. Kasama na yung carbon, napakarami. Di ba? Ngayon, ang sabi nila, hindi EGR ang nag-cause niyan. Ang nag-cause daw noon, yun nga yung blow-by. Hindi daw yung ano, hindi daw yung EGR ang nag-cause, kaya dumami daw yung dumi sa manifold. Ako hindi ako naniniwala doon, Chip eh. Pero mas maraming ibinibigay yung EGR kasi mismo carbon na yun ng kanyang tambucho na dapat ilabas sa tambucho, ibinalik sa manifold. Oo, galing na sa tambucho yun, ibinalik mo yun sa manifold eh. Hydrocarbon fumes lang naman yun nung ano, nung langis mo. Maaring may mga nakakalaso na bagay doon. Kaya nga po yung inyong catalytic converter, wag niyo tatanggalin 'yan. No, yun yung sasala do. Balikan natin ng konti yung bakit chip yung langis natin mabilis umiitim. Kapag maitim na ba eh dapat na bang palitan niya kahit na ang tinakbo pa lang 1 kilometer o hindi dalawang. Naman. Oh. Kahit maitim 'yan at malagnaw naman, palatandaan yung lagnaw. Pag malapot na yung langis mo palitan mo na. Pero kung maitim lang pero malagnaw naman. Oo. Okay pa yun. Eh di, Chip, eh tulad ngayon, ang mga langis ngayon eh, kapag ka malamig, malabnaw. Malabnaw, kasi bababa ang multi-grade. O, kapag ka malamig, malabnaw. Ngayon, habang umiinit, kumakapal. Baliktad na kasi ngayon. Eh, paano mo titignan? Kailan mo titignan yung langis mo kung dapat palitan? Sabi mo kasi kapag ano. Titignan mo ng malabnaw. Ay, ng malamig. Ng malamig. Dapat hindi siya makapal. Oo, hindi siya halimbawa, makapal. Halimbawa, 5W lang siya. Oo, tignan mo. Maano mo lang sa kamay mo kung parang grasa na yun o parang deer oil o parang langis pa talaga. Tapos makikita mo rin naman kung marami ng dumi, no? Kita yun makikita eh. Makikita mo. Lalo na yung mga, ano ngayon, mga mistisuyo na ang puti-puti ng kamay. Kitang-kita yun. Kitang-kita yun. Ganun mo. Isang drop lang naman, pwede na eh. Ito nga, Chip. Tulad yan, merong mineral oil. Merong multi-grade.
Merong semi-synthetic, merong polysynthetic. Oo. Yung mga mineral oil, mga ilang kilometro ang dapat na takbuhin lang yan. Kasi noon... Ibase natin dito sa Pilipinas, sa Metro Manila, sa Rizal. Kasi noon, noon pa, ang maximum namin is 5,000 kilometers lang. Mineral oil yan o multi-grade na yan? Multi-grade na, tsaka mineral oil. Tsaka mineral oil, multi-grade. Maximum ka sa 5,000 kilometers. 5,000, change oil ka? Change oil ka. Pero kung dito-dito ka lang, mas lamang sa'yo yung revolution kasi sa takbo, eh hindi ka siguro dapat umabot ng 5,000. Gumamit ka ng per day, mga one month, kung ilang, kakarkulay mo na lang. Mas lamang yung revolution kasi nga, atras, akyat baba, akyat baba, tapos traffic, atras, abante, hinto, abante, hinto. So matagal yung oras ng andar ng makina. Kasi ikot ng gulong. Kaya walang count yung kilometer reading. Eh pero Chip, yung ano ha, nagulat ako ha. Kasi may mga polysynthetic po tayo dito, may polysynthetic tayo Repsol. Yung palang polysynthetic na Repsol Chip, 7,000 miles yung minimum at to 15,000 miles. Ganun nila na improve yung langis na yun. 7,000 miles pagka inano mo kinonvert mo sa kilometer, mga 11,000 kilometers. Yung laki ng kinaasa ng synthetic pala, mahaba talaga yung ano, yung so mas makakatipid ka pala sa polysynthetic. Mas makakatipid ka, pero yun yung minimum pa yun ha, 7,000. Tipid ka pa sa abala, tipid ka pa sa oras ano. Pero dapat pipiliin mo din yung magandang langis. Oo, mga branded na mga langis. Oo. Eh tulad nung Chip, 7,000 miles minimum. Pwede ka pa mag 15,000 miles. Oo. Pwede nasa 24,000 kilometers yun, 22,000 kilometers. Eh yung haba na yun, ilang filter kaya dapat palitan mo doon? Ilang oil filter? Hindi, kasi hindi pwedeng hindi ka magpapalit ng oil filter doon. Maganda yung langis mo at sigurado ng ano yung langis, filter na lang. Kasi wala namang yung filter, isang klase yan. Oo. Huwag ka na mag-change oil, palitin na lang ng filter. Palitin ng filter. Sigurado, nandoon yung dumi. Mm. Nandoon lahat yung dumi, yung carbon na ano, makina. Eh pero Chip, importante pa rin kasi, maaaring maganda yung langis mo, kung hindi naman maganda yung kondisyon ng makina mo. Madali rin masira ang langis. Madali rin masira yung langis kasi ahalo yung suit, ahalo yung carbon. Ahalo-halo. Ahalo yan. Tapos kung medyo leaking pa yung cylinder head mo, may ahalong konting tubig. Oo. Di ba? So, nasa tao pa rin, nandoon pa rin sa may-ari. Ang desisyon. Ang desisyon. Kasi ito, ibibigay lang namin sa inyo na yung palang polysynthetic, lalong-lalo na yung Repsol, maganda pala talaga siya. Oo. Pero siyempre, babasihan mo rin yung kondisyon ng makina mo. Kasi yung blow-by na yun, na lumalabas dito sa ilalim, automatic, paggana pa lang nung mga yung, piston mo. Yan yung tumatalo sa, ahalo na yun. Sa langis. At yun ang nagpapaitim sa langis. Oo, yun yung sumisira sa langis. Yung langis, patitibay yung makina mo. Pero yung makina mo, sinisira yung langis. Sinisira ng langis. Eh, hindi ibig sabihin na kapag ka ikaw naglagay ng mineral oil, hindi na maganda yung langis. Yun nga lang, medyo ration. Oo, medyo mas mabilis kang mag-change oil. Oo. Pero Chip, eto abala tsaka gastos yun. Mas malaki kang gastos. Chip, may nagawa tayo way back last year. Mm-hmm. May nagawa tayo isang makina. Oo. Ito, modelo. Sabihin na namin, Fortuner. Oo. Nagbara yung kanyang yung strainer ng oil filter, paakyat. Oo. Yun yung inoverhaul natin dito. Oo. Tapos yung piston ring na, Chip. Nung tanggalin yung piston ring, ang daming carbon dun sa likod ng piston ring. Sa loob ng piston ring. Nagbara. Ang dami, ang titigas na. Iniisa-isa pa natin yun. Pero pinalitan naman lahat yun. Kaya lang yun, tinignan namin kung paano linisin. Iniisa namin yung piston ring sa ilalim, may dumi. Ba't nagkaganon yun? Ayun niya, yung carbon na yun, dun naiipon eh. Kasi dun siya natatrap. Oo. Kasi bali hindi na siya liquid, ano na siya, yung... Carbon na nga siya. Suit, oo. So yung konting pagitan, pumasok siya, hindi na siya makalabas. Hindi na makalabas. Hanggang sa napuno na sila doon. Tapos yung piston ring, humigpit yung tama niya doon sa cylinder. Bumuka na ng bumuka. Hindi na, kumbaga sa ano, hindi na siya flexible. Di ba, nang dinala sa atin yun, umaandar pa, pero grabe blow-by, no? Lakas ng hanggang tambucho, umuusok. Tinanong namin, wag po kayong magagalit sa amin, ha? Tinanong namin kung ano yung langis niya. At ang sinabi niya, ang langis niya ay
tutut. Huwag natin sabihin. Baka magalit sa atin. So, doon namin nakita. Kapag ka lalong-lalo na modelo na sasakyan mo ngayon, hanggat maaari sana. Modelo na rin yung langis. Modelo na rin yung langis. Kasi naka, yung mga langis na yung pinag-aralan yan no. Para sa mga sasakyan ngayon natin. No. Lalo, hindi lang yung kondisyon ng sasakyan mo, ng makina mo, pati yung kondisyon ng kapaligiran natin, environment. Kasi in-experiment din nila yan bago nila inilabas sa market. No. So, yun, Chief. So, ibig sabihin, yung langis, pwede siyang matagal, pwedeng mababa ang... Kumporme sa langis, kumporme sa sasakyan, sa kondisyon ng makina. Ngayon, Chief, meron pa isa, pahabol ko lang. Yung inilalagay na flashing, makakatulong ba yun? Pag mag-change oil. Pag mag-change oil, Ilalagyan mo ng flashing oil. Muna. Flashing oil tawag yan, Hmm. Yun, palalagnawin niya yung langis. Kasi malapot na yung langis mo, Okay. Para madaling mag-drain. Mag-drain. Mabilit siya sumama. Oo. Makakatulong din, pero hindi, siguro, mga 60% o maaari nga, banlawa muna lang yun ang kubot. Pero makakatulong din yun. Makakatulong. Siguro yun, ako siyempre, meron din tayong produktong ganyan. Kung ako tatanungin nyo doon, gagamitin ko yun doon sa mga makina na talagang... Blow-by na. Blow-by at makapal na talaga yung langis. At kapag tingin mo, napakadumi talaga. Oo. Doon ko gagamitin yun. Saka yung mga additive na inihalo, hindi na kailangan. Okay ba yun, yung mga additives? Hindi na kailangan doon sa mga synthetic na modelong langis ngayon. Eh, Chip. Kasi tinimplan yan, kumbaga sa ano, tinimplan na yun . Nais na nila yun para doon sa ganung sitwasyon. Tapos dadagdagan mo na naman ng additive. Hindi na bago. Hindi, may tanong lang ako sa'yo, Chief. May tanong lang ako, ha. Ito, dito ko iiwanan tong kwentuhan. Kung sa tingin mo hindi okay sagutin, huwag mo ko sagutin, ha. Ano yun? Sandali, maghintay ka dyan. Ito lang ang tanong ko, Chief. Yung mga nagtitinda ng additives. Oo. Saan galing yung langis nila? Hindi sa factor nila. Gawaan ng langis. Ha? Oo. Saan galing yung langis nila? Saan gumagawa rin ng langis? Gumagawa rin ng langis. Bakit may murang additives? Hindi, parang business na lang. Kaya nga, pwede pa bang i-reprocess yun para maging base oil? Napaprocess nila. Kasi merong nagbigay sa akin nun na ano na rin yung recycle na yun. Magiging base oil ulit siya. Kaya, choose the right oil, piliin nyo yung tamang oil, piliin nyo yung tamang company, na nagtitinda ng oil nyo. Oo. Diba? Wala naman pong problema. Lahat ng oil na yan, kung yan respectable yung kumpanya, yung nag-develop, yung gumawa ng langis, wala tayong tutol dyan. Kahit na ano pa yan. Oo. Kahit na anong langis pa yan. Yun nga lang, palagi nyo titignan yung specification ng inyong makina. Yung makina mismo. Yung libro nila. Oo. Kasi yun, doon tinuturo yun nung gumawa ng makina. Manufacturer. Pero hindi naman itinuturo nung gumawa ng makina kung anong brand yung gagamitin mo. Oo. Pwede kang mamili ng maraming brand basta katulad nung... Yung specification. Yung implement nila. Bumabagyo pa rin, mga kapatid. Lakas ng bagyo. Napapatingin ako doon sa bigla. Magkakapilang ulit kami ni Chief. Si Sarento, nag-video ulit muna sa amin. Kapi muna ulit kami at gagawin pa yung... Ron, pakita mo nga dito yan. Ano ba yan? LSD. LSD differential. Wala yan. Wala yan. Lakpas yan. Hindi yan kumakadap. Okay lang yan. Nasinsil lang siguro yan. Yung mga pyesa niyan, meron ditong ano yan, nakatago. Masama yung tumalas na dito. Ang matindi doon, nakakabit yung sa Lancer box type, naka 4G63 na double overhead cam. Yung ginamit ni Jackie Chan doon. Tapos differential LSD. LSD. All-wheel disc brake. Yung ginagawa namin, papakita namin sa inyo, mga kapatid. Dalawa handbrake. Yung gulong sa likod, pagkaiba yung handbrake niya, hiwalay. Para pag nagdi-drip yung may-ari, magdi-drip siya, isa lang gagamin niya. Iikot yun kasi ito yung sa gulong. Pagka naman na magdi-drip siya sa kabila, ito naman ang hilahin niya, yung isang handbrake. Ikot na naman siya ganun. Sabi mo, mga kapatid, babay muna. Kaya mga kapatid, inabot na kami ng gabi ni Kaiser. Si Kaiser, Tagalipa, Batangas. Ngayon, tinapos namin yung transmission niya. Ano, lumambot ba? Napakalambot, ayos na ayos. Malambot na malambot. Hindi naman tukot, hindi naman ano. Ayos. Kaya, mahirap lang gawin kasi pag Honda talaga, ang dami mong tatanggalin. Actually, sa Vios, kaunti lang . Ayos, napakaganda lang gawa po ni Sir. Ha? Siran. Pero ang pagpagawa ay auto-run. Uwi ka na sa Batangas niya, sa Lipa. Opo.
Hindi kami napahiya ah. Hindi po. Saka hindi na magbabago yan. Hindi katulad ng iba. Yan, hindi tayo nagpalit ng pressure plate. Lining lang kasi talagang parang may nakita si Chip kanina. O, pati release bearing. Wala na rin yung maingay pag inapakan. Wala na rin, wala na rin yung drag. Wala na rin yung drag. Ayos. So ayan, enjoy ka naman siguro. Hindi naman kamahalan yan, ha, Kaiser, ha? Hindi naman po. Sige. Okay, thank you, ha. Mag-ingat sa pag-uwi. Lipa, Batangas ka pa. Opo. Okay, sige, Kaiser. Thank you. Salamat po.